Harleen, ano ang sentimiento ng ilan sa mga nakapanayan mong taga-suporta ng Pangulo? Monica, karamihan nga sa mga taga-suporta na ating nakausap ay masaya o di naman kaya emosyonal sa naging inaugurasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Monica, ilang oras bago buksan sa publiko, pila na ang mga taga-suporta ni President Bongbong Marcos Jr. papasok ng Intramuros Golf Course sa tapat ng National Museum. Karamihan sa kanila, dumayo pa mula sa iba't ibang probinsya, masaksihan lang ang panunumpa ng bagong Pangulo. Kabilang na riyan ang Marcos loyalist na si Amelia de la Cruz na alas 3:30 pa raw ng madaling araw bumiyahe mula Dasmariñas City, Cavite. Ay, iba kasi pagka nakita mo siya na dito ng personal, saka talaga paborito namin yan, mga Marcoses. Talaga, doon pa sa nanay ko, loyalista nanay ko, talagang ano na kami, sumusuporta talaga kami dyan sa Marcos. Sa mismong panunumpa ni Marcos, may ilang napaiyak habang nagpalakpakan naman ang iba habang iwinawagayway ang hawak-hawak ng mga maliliit na bandila. Karamihan sa mga nakausap naming mga taga-suporta ni Marcos, satisfied sa naging talumpati ng Pangulo. Sana po lahat ng ipinangako ni Bongbong Marcos noong kampanya ay unti-unti at matupad niya lahat yon. Hindi naman kami nag-expect na lahat yon ay matutupad niya. Bumingawa ang lahat ng mga mahihirap. Ako talagang nangilabot ako, pati yung aking boat tumayo sa... Ewan ko, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain. Hindi ko talaga ma-explain. Nagluluwa kami sa kagalakan. Ang magkakaibigang sina Tusi, Greta at Marietta na galing pang Ilocos Sur, hindi rin napigilang maging emosyonal. Umaasa silang masosolusyonan ng Pangulo ang mga malalaking problema ng bansa gaya ng agrikultura at kahirapan sa bansa. Sabi niya na ang mga pangarap niyo ay pangarap ko rin at sana matutupad. Matutupad 'yon kung tayo'y magkakaisa. Congratulations to our new elected president, Bongbong Marcos. God bless you always. Tik balahibo at saka nakakaiyak. Very touching. Sana lahat ng pangarap ni Bongbong Marcos sa ating lahat ay matupad. O yung speech niya kanina, hindi lang sa pagkakaisa, kundi kung ano yung mga pangarap ng mga tao, susubukan niyang gawin. So sabi niya ganun, tulungan natin siya para makamit natin ang tagumpay bilang pagkakaisa. Hopefully, na lahat ng mga pangarap ni President Marcos at sa bayan ng Pilipino matutupad. Ang younger generation naman ng mga solid BBM supporters natuwa rin daw sa mga narinig sa Pangulo gaya ng mga plano nito sa infrastruktura. Ganda ng mga sinabi niya kahit yung iba hindi ko totally naintindihan. Pero may mga ano siya, may point siya na gustong patunayan sa ano, sa mga susunod na taon. Masasabi ko satisfied ako at yung mga pinangako niya sana hindi mapawala at mapatunayan pagdating ng susunod na taon. Ganoon din ang 23 anyos na si Giovanni na lumiban pa sa trabaho para makadalo sa inaugurasyon. Pero suhestyon niya, sana ay mas marami ang naging paggamit ng Pangulo ng wikang Filipino sa kanyang talumpati. Maganda naman yung mga points niya. Nakita naman namin na may plano siya talaga for the Philippines. And we are hoping for the best talaga under his leadership. Okay lang naman yung kanyang English. Siyempre may mga bisita. Ang comment ko lang kanina, sana gumamit siya ng Tagalog din o kahit Taglish para mas maintindihan ng mga kababayan po natin. Isang karangalan naman anila para sa grupo ng mga Aita mula Olongapo na masaksihan ng panunumpa ni Marcos. Hiling nila, masolusyonan ni Marcos ang problema sa kanilang lupain, maging ang pagbibigay ng scholarships para sa kanilang mga anak.
So ang ini-expect ko po, madam, tawag dito na kung matugon sana yung aming kahilingan tungkol po doon sa ancestral domain namin na magkaroon na sana ng katuparan yung CADDE certificate of ancestral domain para ano man mga project ng ating galing local o national, hindi na kami gagambarain po ng mga kapatirang lowlanders. Monica, sa ngayon, dito sa ating kinatatayuan sa harap ng National Museum, ay wala ng mga taga-suporta ni President Marcos na nandirito, pero pinapayagan ng makapasok muli yung ilang mga civilian dito sa area na ito. Pati doon sa Club Intramuros Golf Course, ay wala na rin tayong nakikitang mga taga-suporta at patuloy din yung paglilinis sa lugar. Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado, live na nag-uulat mula sa Maynila.